Kaya eto na nga mga foxes, no? No? Other fox nga pala guys, may mga pag-uusapan lang ulit tayo na mga sige tingin ko makarelate yung iba. At hindi mo makarelate pero may mga napapalot siyang ganito eh. Kaya tarad pakinggan at manood sa mga sasabihin ko at mga gagawin ko ngayon. Ngayon mga foxers, no, may mga pag-uusapan tayo, no. Pag-uusapan natin, no, sa mga kabataan, no. Kahit saan kabataan, lalo sa Pinas, no, no. Kaya, tara, simulan natin ito. Let's get started, guys. Unang palaba. Kaya eto na mga foxers. Eto na nga mga foxers. May mga napapansin lang ako sa mga kabataan na akala nila, eh, no. Alam na nila lahat. Akala nila yun. Yung feeling na ang daming nilang alam. At saka yung bata-bata pa, ayaw na nila yung bata. Yung ang bata-bata pa mga fox, pero ayaw na nila maging bata. Bakit? Unang-una, ang sarap maging bata. Pangalawa, wala kang pabulumahin pag naging bata. Pero pag naging adult ka, okay. Pag naman naging adult ka, magagawa mo na lahat, pero too much problem. Like, marami kang haharapin na problema, yung gano'n. Kasi bata, hindi pa nila na-experience yung mga gano'n. Kaya akala nila sobrang dali. Kaya guys, kung bata pa kayo, enjoy nyo lang. Kaya nga kung mga kaibigan dito, tumatanda na eh. Isa mag-birthday pa eh. Kaya guys, enjoy nyo lang. Huwag kayong masyadong magmadali. Enjoy nyo lang yung life na pagiging bata. Kasi once na tumanda na kayo, and then tsaka nyo marirealize, parang malulungkot kayo. And then, maiisip nyo, ang sarap maging bata. Pangalawang palapag. Ito pa mga foxers, no? Ito yung mga kabataan, no? Yung akala mo kung makasagot sa magulang, no? Akala mo magulang na rin sila, eh, no? Ako, hindi ko sinasabi na hindi ako sumasagot sa magulang. Pero naamin ko rin, sumagot din ako sa mga magulang ko, no? Pero, syempre, bata pa ako nun. Pero advice na nabiling nakakatanda sa mga kabataan na huwag yung sagotin yung magulang nyo pag alam nyo mali kayo. Parang, pakinggan nyo kung ano yung mga sasabihin nila, no? Hindi yung mali ka na nga, sumasagot ka pa. Eh, di ba? Nakakaloko. Ang mangyayari lang yan, pag sumagot ka pa, papaluin ka pa sa puwet, eh. Eh, magusto mo, paluin ng hanger or ng belt or baseball bat o mga ganun. Ah, di ba? Kaya dapat sumunod na lang kayo guys. Kasi mga nakakatanda, yun yung mas alam nila. Or mga magulang, yun yung mga mas alam nila kung ano yung tama para sa mga anak nila. No? Kaya ako, ilang beses na lang napalo magulang ko. Pero, yun lang. Wala akong magagawa. Yung trip nila eh. Kasi pag may ginawa talaga sa nana, papaloy ko talaga. Pero guys, mas sumunod na lang kayo. Kaya at least hindi kayo mapapahamak or something. Kasi pag sumusunod naman kayo, may binyan kayo ng mga reward nyo or something na magugustuhan ninyo. I'm saying? Pangatlong palapag. Kaya ito naman guys, kung may mga malokong bata, no, sa mga kabataan. May mga mababait ding bata. Ito yung mga ano eh. Ito yung mga bata to saludo ako dito eh, no. Kasi ako, hindi ako naging ganito eh. Pero syempre, mga kabataan, may mga maloko. May mga puro kalokohan alam. May mga ano din. Yung mga kutawagin nila ay nerd. Pero okay lang yun. Okay lang maging nerd at least, diba? Yun yung mga masasabi kong may kinabukasan. Kung makikita mo pala sa simula. Yung sisipagan pa hanggang sa kalagitnaan ng buhay. Ito yung mga kabata na sobrang sipag nila eh, no? Yung parang wala na silang time sa mga have fun, yung mga ganun. Yung mga mag-enjoy sila. Hindi, ito yung mga kabata na ano eh. Yung kala mo, libro na lang yung laging kausap eh. Yung mga ganun ba eh. Pero, saludo ako dito sa mga kabata to. Ang masasabi ko lang dito guys, keep it up guys. Gawin nyo lang yung mga ganyang bagay. Ikagaganda ng buhay nyo yan. Sipag lang. Huwag nyo akong gaya, hindi masipag. At yun yung masasabi ko sa inyo guys, sa mga kabataan na mga masisipag, saludo ako sa inyo. Patuloy nyo yan. Pang-apat na palapag. Ito naman mga foxers lang. Yung mga kabataan na matatapang at mayayabang. Kala mo kaya lahat ng tao eh, no? Ano ko ba? Si Rambo? Kasi guys, na-experience ko rin to, no? May kabataan dun sa Pilipinas, no? Na yayabangan ako eh. Tapos sasabihin sa akin, matapang ka pala eh. Minumura pa ako. O, di naman ako gano'n na parang sa bata, no? O, huwag lang ako masyadong asarin. Smile lang ako eh. Ganyan ako. Kahit nasang na ako eh. Di lang mapatulong bata eh. Tapos sasabihin niya, ano, stone tayo. Eh, ako, di ako lalaban sa bata. Bata yan eh. Tapos sasabihin eh, no? Sabihin, ano, lalaban ka ba
sa akin, huwag mo kong hahamunin. Sabi nga, may mga kagang ako. So yung sinabi niya meron na siyang kagang, tumawa ako. Sinabi ko, ha? May kagang, matapang ka pala kasi may gang ka eh. Eh paano pag wala na? Eh di takot ka na. O di ba? Eh di minsan din eh no? Minsan din, huwag na yung umaas sa mga ganun eh no? Mas makikita mo yung tapang na loob mo pag mag ano eh. Yung wala kang gang eh. Parang ibig sabihin mo kaya ka lang tumapang dahil sa gang na yan eh. Ako, may gang din ako dati guys, pero di ako ganun kayabang. Hindi ako mayabang. Hindi ako ganun kayabang. At hindi kami nang nantitrip ng tao eh, no? Depende lang pag lasa yung mga ganun. Pero syempre guys, ilugan nyo din yung katapangan, no? Huwag yung kala mo, lahat kaya mo eh. Di labanan mo si King Kong yung mga ganun, no? Para makita natin kung sino tapang mo eh. Nakasmile lang ako eh. Nakagigil eh. Matapang ka pala eh. Kasi meron kang fraternity eh. Di ko na. Matapang ka eh. Di labanan mo si Tulfo. Magkaalaman kayo. Diba? Panglimang palapak. Ito yung mga kabataan na guys na ano eh. Yung mga kahit 11 years old, 12 years old. Yung mga fumo forever. Natatawa ako guys kasi dumaan din ako sa ganyan. Siguro first girlfriend ko ata, ang edad ko, 13 mga ganun. Siyempre may mga nagkasabi, papi love ganun. Pero guys, kung hanggang bata pa kayo, hindi naman kailangan magmadali. Dahil yung iba kang umiiyak pa eh. Yung mga ganung edad. So parang sobrang bat. Kala mo aasawahin na yung girlfriend eh. Ang haba pa ng buhay oh. Ilang dadating ka pa sa 15 years old, 20 years old, 25, 30, mga ganun. Pag nag-girlfriend ka ng bata, hindi mo sigurado kung iyon na talaga yung magiging asawa mo sa in the future, guys. Mga factors yun ng mga kabataan. Kaya, huwag muna kayong magmadali. Dahil dadating kayo dyan, huwag yan lang madaliin. Kasi yung pagiging girlfriend, no? Hindi yan basta-basta yung parang minamadali eh. Kasi dyan mo makikita kung kakasama man na habang buhay. Kasi may mga tao din na madiskarte eh. Yung parang alam mo na kung anong gusto eh, no? Yung parang gusto ko na tikman eh. Kaya sa mga kababayan dyan na kabataan or kahit sinong matanda na, huwag kayong magpapaloko eh, no? Maraming mga fuckboy dyan eh. Pero di ako ganun guys. May kilala akong ganyan pero di ko na sabihin kung sino. Pero yun na yun, di ba? Huwag yung masyadong kasayaan yung mga panahon niya eh, no? Kaya chill lang kayo dapat eh. Huwag yung madilin, baka mamaya. Kaya tulad ng iba, parang ang batang magkanak, walang trabaho. Di ba? Kaya mag-smile ko. Kaya huwag masasabi ko lang, no? Huwag yung sayangin yung pagiging bata nyo, no? Dahil sayang yan. Dahil pag tumanda na kayo, hindi nyo na maranasan yan. Mas na ginawa nyo yan na matanda na kayo, sabihin ng ibang tao eh. Ay, isip bata. Uy, matanda ka na, gurang ka na. Act your age, bro. Gago. Diba? Ah, sa inyo. Kaya sometimes guys, kaya ako sa inyo guys, kung mga bata pa kayo, sa mga kabataan, Foxers, kung bata pa kayo, enjoy nyo lang. Tingin nyo pinapagalitan kayo ng mga ano, magulang nyo, makinig kayo, kung sa tingin nyo madami na sinasabi, papasok lang dito, labas sa kabila. Pero minsan itindihin nyo rin kasi minsan tama, hindi naman minsan, kadalasan tama din naman yung sinasabi nila para sa inyo. Oo, pinapagalito ng mami ko kahit matanda na ako eh, pero hindi mo nang nakikinig. Nakikinig naman ako pero ang magulang, pag nagalit, kala mong rapper yan, ang dami sinasabi. Yung tipa magchichow ka na, makakatulog ko na kami sa pag pinapagalita ka eh. At huwag kayo masyadong magmadali sa buhay nyo dahil sayang yan. Life is too short. Di ko lang ulit tama, pero yun na yun. You know what I mean, diba? Kaya, at syempre, dito na rin matatapos si Blood of Fox. At kung gusto nyo makita at mapanood ang aking mga kalokohan, just like, share, and subscribe, and don't forget to comment below. And dito na ako magtatapos, guys. Kita-kita lang sa Vlog 36. Daily Vlog is real. Daling sabihin, hirap gawin. Tsaka gusto ko lang isingit ba, no? Kasi dapat magkasangkol na sana ako kanina sa labas eh. Kahit malamig, no? Nag-snow kasi guys, no? Eh, kaso paglabas ko, pagbihis ko, nawala yung snow eh. Di bahay na lang. Kasi walang tutunguan pag sa labas lang eh. No? Pero susubukan natin yon. Siguro next time ulit. Subukan natin next time. And yun yung masabi ko. Bye-bye na guys. Brother Fox, bye-bye!